Nagbabala ang grupong Okta Research sa banta ng COVID-19, lalo't marami ang galing sa bakasyon at biyahe nitong Semana Santa. Bago pa kasi ang long Holy Week break, tumaas ang positivity rate o porsyento na nagpositibo sa mga tinest sa Metro Manila. Nakatutok si Rafi Tima. Ganito ang eksena sa ilang pasyalan sa bansa ngayong long Holy Week break. Dahil wala na halos COVID restrictions, balik na sa dati ang karamihan, walang suot na face mask at walang social distancing. Dahilan upang magbabala ang Okta Research. Bago pa man pumasok ang datos ngayong Semana Santa, umakyat na raw sa 6.5% ang positivity rate sa Metro Manila o yung porsyento ng nagpapatest na nagpopositibo, lagpas sa 5% threshold ng World Health Organization. So far naman, hindi pa masyadong mataas itong 6.5%. Relatively, kahit lagpas na siya ng 5%, hindi pa siya consider ganun kataas. Pero yun nga, syempre may concern tayo, baka tumaas pa yung positivity rate. Bahagya rin daw umakyat ang hospitalization rate, bagamat hindi naman nakakaalarma. Bukod sa Metro Manila, ayon sa Okta Research, tumaas ang positivity rate sa Cavite, Davao del Sur at Negros Occidental. Base sa datos na nakalap ng GMA News Research, 8 beses umabot ng 5% ang positivity rate sa bansa mula noong Marso, pinakamataas noong April 4 kung saan umakyat ito ng 8.37%. Pero kapansin-pansin na mas konti ang nagpapatest ayon sa datos mula sa DOH. Ayon sa Okta Research, isa sa posibleng dahilan ng pagtaas ng mga kaso ang bagong variant ng COVID-19 na XBB.1.16. Una ito na-detect sa India. Sabi nga nila, mas infectious ito. At mas nakakahawa. Hindi pa tayo sure kung magkakos ito ng mas severe. Baka naman hindi. Bukod dito, posibleng bumababa na rin daw ang immunity ng marami mula sa bakuna at ang pagdami ng mga hindi na nagsusuot ng face mask. Sa kabila niyan, may nauna ng anunsyo ang World Health Organization na nakatakda na nilang tanggalin ang Global Health Emergency status ng COVID-19 ngayong taon. Hinihintay na lang daw nila ang karagdagang datos mula sa China para mas maintindihan ang pinagmula ng sakit bago nila ito gawin. That's why we have been asking China to be cooperative on this. If they would do that, then we will know what happened or how it started. Giit ng China, wala silang itinatago sa posibleng pinagmula ng COVID-19. Wala pang bagong pahayag ang DOH tungkol sa pag-akyat ng positivity rate lagpas ng 5%. Pero noong nakarang linggo, sinabi ng kagawaran na insignificant ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil mababa pa naman daw ang hospital utilization sa mga lugar na tumaas ang bilang ng nagkakasakit. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.